At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Hitman, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Magandang araw sa inyong lahat, mga apo. Ito na naman ang inyong Lola Sela na magbibigay na naman ng isang kwento tungkol sa isang babae na ang pangalan niya ay Belay. At siya isang mabait na bata. Si Belay ay di kagandahan. Mga apo, sisimulan ko na ang aking kwento para sa inyo. Oh, Belay, may kumakatok sa pinto. Pakibuksan nga. Opo. Nandiyan na po. Sandali lang. Ano po yun? Anong hinahanap po nila? Dito ba nakatira si Deli? Ano po? Kasi po, anak po niya ako. Ano ka mo? Anak? Sigurado ka na anak ka niya? Oho, anak po niya ako. Bakit po? May problema? Nay! Nay! May nag-aanap po sa inyo. May bisita ka. Sino daw? Nandito po sila. Tingnan na lang ninyo. Sandali lang. Ikaw pala, Chayang. Ako nga, ang ganda-ganda mo. Di ko akalain na ganyan ka na kaganda ngayon. Siyempre naman. Nako, halika, pumasok ka. Pero teka, sino ba ang babae ito? Anak mo daw siya. Oo. Nag-iisang anak ko yan. Ano? Anak mo? Sigurado ka? Naku naman, bakit ganon? Hindi mo kamukha. Ikaw ang ganda-ganda mo. Ikaw naman, huwag ka nang ganyan. Huwag mong laitin itong anak ko. Huwag kang maingay. Nay, alis na po ako. Sige anak, mag-ingat ka sa daan. Naku, dito na ata yung resto na pagtatrabahan ko. Ay, eto nga. Eto nga yun. Hello, di ba ikaw yung nag-work dito as cleaner? Oo. Ako nga, bakit? Mag-uumpisan na kasi ako ngayon eh. Oo. Natatandaan kita na in-interview ni boss. Oo, ako nga yun. Sige, magpalit ka na ng uniform mo at baka mapagalitan ka pa. Sige na, para makapag-umpisa ka na sa trabaho. Tagalinis ako. Ito ang trabaho ko eh, pero okay na rin. Ay nako, hindi ako makakapayag na yun ang ipapalit niya sa akin. No way! Tagalinis lang. Ang baba naman ng taste niya. Samantalang ako, maganda, may pinag-aralan. Tapos, yun ang magugustuhan niya. Nakita mo ba ang ilong niya? Yuck! Parang pechay! Alam mo, girl, nanghihinayang yun na hindi ikaw ang girlfriend niya. At alam mo,
Pag nakita siya ng mabarkada niya, tiyak pagtatawanan lamang siya ng mga kaibigan niya. At baka masuka sila sa itsura niya, no? Yak! Pangit kasi! Oo nga eh. Sinabi mo pa. Ay, sorry po. Sorry, hindi ko sinasadya. Ano ka ba? Nananadya ka ba? Parang walang tap dito ah. Sorry ma'am. Kasi naglilinis akong maigi. Ito kasing salamin. Para maganda ang pananalamin ninyo. Hoy, teka nga. Anong naglilinis ang sinasabi mo yan? Ang sabihin mo, nakikinig ka sa usapan namin. Chismosa! Ay, hindi po. Wala po akong narinig. Promise. Wala po talaga. Buti naman. Kung wala. Kung hindi. Kung ano pang gagawin ko sa'yo. Ikaw, Melay, ha? Pag pumapasok ka, maglagay ka ng lipstick or mag-makeup ka. Kahit manipis lang na makeup, maglagay ka din ng blush on. Kasi ang putla-putla mo. Hindi ka man kasi naglalagay ng kolerete, kanyan-ganyan ang itsura mo. Inay naman, basahan at iskoba lang ang hawak ko. Magpapaganda pa ako? Kahit na. Bakit nung dalaga pa ako, hindi ako nagme-makeup? Eh, pupunta lang ako sa palengke, anak. Naka-makeup na ako. Ha? Huh? Kaya nga, ang mga lalaki noon ay hahabol-habol sila sa akin. Mga mata nila ay nagkaduling-duling na. Kaya, naku anak, para akong prinsesa pag naglalakad ako sa daan, tulo lahat ang laway nila sa akin kasi nga maayos ang aking mukha. Inay, alam niyo, ikaw yun. Kahit aso, titingin sa iyo. At alam ko naman na kahit di ka mag-makeup, maganda ka. Huwag mo naman akong ikumpara sa iyo. Kasi alam ko naman. Ay nako, kasi naman yung tatay mo. Kung bakit pinaglihi kita sa sakit ng damdamin. Sakit ng loob ang binigay sa akin. Puro sama ng loob dahil sa kanyang pambababae. Ay, kaya pala, ganito ang itsura ko kasi pinaglihi ako sa sama ng loob. Di lang yan, anak. Tuwang-tuwa ako na pinagmamasdan ko yung litrato dun sa comics. Yung si, ano na nga bang pangalan ay, dun, inay, hindi ko na maalala. Huwag na lang banggitin, huwag na po. Sige po, dun na po kakain sa kwarto ko kasi may gagawin pa ako eh. Anak-anak naman, eh kahit anong sabihin nila, para sa akin, ikaw ang pinakamagandang anak ko dito sa balat ng lupa. Ay, kasi naku, nga, anak kita. Naku naman, inay, ah. Huwag ka nang bumawi. Pinagtatawanan ako ng mga tao dyan sa labas. Alam ko naman na kahit kapirasong ganda mo, wala ako naman. Oh, alam ko naman yun, inay. Kaya huwag mo na akong bulahin, ha? Anak, alam mo, ang ganda ay nasa loob ng puso. Diyan sa puso makikita, hindi nakikita sa panlabas na anyo. Yan ang tandaan mo, anak! Para sa akin? Bulaklak para sa akin? Ako na lang, ha? Ako na lang yung mag-iwan yan. Kasi para hindi ka na mahirapan. Ayan. Naiwa ko na. Ngayon, isusubo ko sa'yo. Nga. Teka. Ako naman. Susubuan din kita. Ayan. Ikaw. Ikaw ang gumawa nito. Ang galing mong mag-bake ng cake. Ang sarap mo. Promise. Salamat naman at
nagustuhan mo. Baka naman matuna si Piolo sa kinatatayuan niya sa titig mong yan. Ha? Ah, ikaw talaga? Naku, nagulat pa ako sa'yo. Bakit kasi hindi ka nalang humingi ng picture niya? Kaysa naman nakatitig ka sa kanya. Tapos, dikit mo dito sa dingding para kahit naglilinis ka, makita mo ka agad. Ay, alam mo, Angie. Ah, Diyos mio, asar ka talaga sa buhay ko. Ito naman talaga, oo. No worries. Dahil sa dinabi namin ng tao dito sa mall, ako lang naman ang may alam na patay na patay ka dyan sa piyolong yan. Hmm, naku naman, magtigil ka dyan. Marinig niya tayo. Gusto mo? Lapitan ko, sasabihin ko sa kanya na crush mo siya. Ah? Oo, gusto mo? Uy, Angie ha, di ako nang gagayuman ng tao para magkagusto siya sa akin. Ha? Pero... mamamatay ka naman kung hindi mo lang mahalikan ang Prince Charming mo, di ba? Tingnan mo, ang pogi-pogi niya talaga. Ay naman. Ah, oo nga pala. Bukas, maaga ka ha? Dahil maaga din ang shift ko. Teka nga muna. Ano bang nagustuhan mo dyan sa lalaking yan ha? Bulag ka ba? Tingnan mo sis, ang gwapo-gwapo. Kulang na lang maging artista yan sa kagwapuhan. Di ba nakikita? Anong kinagwapo niyan, ha? Tingnan mo nga. Alam mo, magpatingin ka nga sa mata, ha? Baka kasi malabo ang mata mo, kaya ganyan na di mo nakikita ang kagwapuhan niya. Hoy, halika na. Umalis na yung crush mo, wala na siya. Yun na, umalis na. Oh, sige na nga, halika na. Bukas ko ulit. Yan tititigan. Para kang luka-luka dyan. Di naman niya alam na patay ka dyan. Halika na! Maglilinis na naman ako ng CR dito sa mall na ito. Magdami na namang matao ang pupunta dito. Kalat na naman. May basura nga. Di pa alam magtapon sa basurahan ng mga tao. Nagagandahan ka sa headband ko, no? Ah? Oo, ang ganda. At saka, ang ganda-ganda mo. Bagay na bagay sa iyo. Ah, at ang mukha nyo, ang ganda-ganda. Ah, pasensya na. Kasi ang daldal ko eh. Okay lang yun. Salamat ha. Alam mo, maganda ka rin eh. Kasi maganda ang kalooban mo. Ah, ha? Oo, maganda ang kalooban mo. Kaya maganda ka. Ah, salamat ha. Ah, sandali lang. Magsisear lang ako eh. Miss, may tao dyan. Ah, sandali lang, miss. Aba? Nawala yung babae? Saan na siya? Teka, may bag na naiwan niya. Ano ba ito? Ah, yung headband! Naiwan niya! Ay, Milay. Para sa'yo. Ah, para sa akin? Akin ba talaga ito? Ah, salamat, ha? Oo, para sa'yo yan talaga. Naku, ang sarap ito, ha?
Bakit pala binibigay mo ito sa akin? Kasi may isang customer na hindi kinain yan, kaya sayang. Kaya nila ko sa'yo. Hindi naman ako mahilig. Kaya ibibigay ko na lang sa'yo. Ay, charot lang pala. Salamat ha. Walang anuman. Masarap yan. Oo nga pala. Napaaga ang labas mo. Kasi nagpaalam ako ng maaga. Birthday kasi ng pinsan kong balikbayan eh. Matagal na kasi kami hindi nagkita. Parang kapatid ko na yun. Naku, di sigurado na may malaking party yun. Medyo. Malaki daw yung inuwing dollar eh. Ito nga, uuwi muna ako at magbibis. Nakakaya naman kasi na naka-uniforme akong pupunta ron. May mga sayawan daw eh. Sana all. Magkikipagsayawan ka, ha? Milay, ano kaya, sumama ka sa akin. Pakikilala kita sa pinsan ko. Sabihin ko, girlfriend kita. Magsasayaw tayo ng magdamag dun. Ha? Oo. Oo, sige nga. Anong sabi mo? Oo? Anong? Oo. Sinabi mo kasi oo eh. Payag ka ba? Ha? Ganon? Bakit po sinabing oo? Hindi ko lang. Basta sinabi mong oo eh. Sinabi ko lang na may sayawan at party. Oo. Di ba kasi pag may sayawan sa party, masaya? Oo nga. Tama ka. Magpapalit ka dapat ng damit mo para mabango, di ba? Oo, paano? Mauna lang ako sa'yo. Kasi dadaan pa ako ng bahay. Okay, ingat ka ha. Enjoy sa sayawan. Oy, kainin mo yung cheesecake ka. Oo. Para hindi sayang. Okay, sige. Ingat ka. Enjoy. Gusto ni Piolo. Pugis siya. Pangit ako. Bakit pa kasi ganito ang pagmumukha ko? Malas ko talaga. Maiinis lang ako pag naiisip ko ang kapangitan ng mukha ko. Magkatulog na nga. Ito pala yung magic headband. Ano kaya? Kung itry kong isuot, try ko nga. Baka maganda sa buhok ko. Kahit matutulog ako, isusot ko pa rin ito. Ay, naku. Melay! Melay, anak! Ay, nako. Ang himbing naman ng pagkakatulog niya. Akala ko, gising pa siya. Makalabas na nga dito sa silid niya. Sarap ng tulog. Teka, naka-headband habang natutulog ang aking anak. Umaga na pala. Babang na nga. Baka malit pa ako sa trabaho ko. Good morning, inay. Anak, may napansin ako. Sino ba yung bisita mo, ha? Hindi ko na malayan na may bisita ka. Sino ba yun, ha? Sino yung pinatuloy mo kagabi dito, ha? Bisita? Anong bisita? Wala namang bisita, eh. Yung babaeng natutulog doon sa kama mo at himbing ng tulog niya. Naka-headband pa. Di na nga kita tinawag, baka kasi magising siya. Nakakahiya naman. Inay, ako lang naman ang nakahiga doon. Ano bang sinasabi mo dyan?
mag-isa lang ako sa silid ko, no? Ha? Ay, yung babaeng maganda. Sino yon? Eh, bakit andun siya? Magandang babae. Ako lang naman ang nakahiga doon sa kama ko eh. At isa pa po, wala po akong bisita na isinama ko dito kagabi. Kaya imposible na may natutulog na iba sa kama ko. Sino ang babaeng yon? Sino? Sino kaya ang babaeng nakita ng ina ni Mila? Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Headbang! Dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dulang: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, June Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela, inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.